Hello, hello guys! Welcome! Welcome po sa aking channel. Ako nga po pala si Kwentong Engineer. And together, let's explore my world. Ang content ko po ay simple lang. I'm going to show you buhay sa probinsya and kung ano ba ang buhay na meron ako or meron yung pamilya namin. And together, let's explore everything and learn new things. At pinakamahalaga, lahat tayo, let's all enjoy living. So, wala nang patumbik-tumbik pa, tara! So, una ko pong content ay... Siyempre, papakita ko sa inyo, as part ng hobby ko, papakita ko sa inyo yung development. Meron kasi kung itong bakura namin ay dinidevelop ko actually para magkaroon kami ng simpleng backyard farm ba. Bukod sa, siyempre ang vision ko ay sustainability, gusto ko na meron kaming nakikitang wildlife, greeneries sa likod ng bahay. Siyempre, ang alam naman natin na ang greens ay makaka-relief ng stress. Siyempre, pag tayo ay pagod sa trabaho, sa mga ginagawa natin sa buhay. So, yan ang... Ito ba ang nag-ano sa amin? Nag-a-uplift, nagbabawas. Although, siyempre, habang dinidevelop mo yan, nakakapagod. Hindi naman siya dagdag burden ba? Yung sa isip ba, nakakabawas siya ng... stress, mental stress. So, come on, let's explore our backyard. And, taga lang, misingit. Meron na pala akong mga co-star dito. Ayan, actually, itong mga manok po na to ay hindi sa amin. Sa kapitbahay po yan. And sa kumpare ko. And, dito, they're free to roam. Ito nyo naman, they're highly domesticated. Hindi sila takot sa tao. Kasi nga, safe sila dito. So, yan. Pakita ko po. Tara, and let's explore our mini backyard. Siyempre, start natin dito. Pinakamalaki namin. We have this mini, ano ba ang tawag natin dito? Mga kakwentuhan ko. Ito ay, ako ang tawag ko dito ay chicken pen. Or ano ba dapat? Chicken coop. So, ito ay constructed, ano na? Siguro mga 6 months na. 6 months na siya since na-construct. And ang aim nito, syempre, ay para ma-enclose yung aming mga manok. Or ma-safe keep sila. And para makapag-breed, magkaroon ng production ng eggs, production ng meat for meat consumption. So dito, ang nilalaman ng aming mga chicken, ay ng aming pen or chicken coop o whatever kung anong gusto natin tawagin. Siyempre meron tayo dito. Meron ako dito ang mga RIR. Kung makikita natin sila. Ayan. RIR. Tapos may mga crossbreeds din. Hindi naman ako actually particular sa chicken. Sa breed. Basta ang gusto namin nakakapag-produce. But tignan natin. Meron din ako dito ang ano. Papakilala ko sa inyo. Ang special ko dito. Ang ano, ayun po. That's si Priscilla. Priscilla. Ayan, nag-iisa yan. May triac dito yan. So, sad to say, binili ko yan dati sa kaibigan ko. Pare sila. Hindi sa kasamang palad na matay yung kanyang kapares. So, try tayo natin. Ano. So, ngayon kasi medyo mainit na kaya kung makikita, no? Nakalilim sila. Ayan sila. Sila. Ayan, oh. Kasi nga, ang laki niya. Hindi pa yan mature, ha? But yung mga RIR na female, mga hen, mature na. So, siguro, baka meron tayong mga kakwentuhan dyan na mag-suggest sa atin. Baka meron sila. Kindly comment below kung meron kayong available na Brahma kakchan para
mabigyan ng boyfriend itong si Priscilla. So ayan, dito makikita nyo, ito yung mga ano nila, mga perch pagkagabi. So ayan, kung makikita nyo sa mga pamilyar, mga kaibon dyan, shout out sa mga nag-iibon. Actually dati po ako ay nag-iibon, but sad to say, nung nagtrabaho ako, hindi ko maibigay 100% na kailangan ng ibon. Not unlike chickens kasi na they fend to or they try to eat by themselves, you're just going to give them ano mo sa umaga at sa hapon. Eh ang pag-iibon po, ayan, yan ang aking loft dati na dinibel. Actually dinismantle namin para maging perch or yung kanilang hahapunan sa hapon o sa gabi. So yan, lahat po yan ay ano. But ito, may papakita pala ako sa inyo. Meron na kaming, actually, mayroon kaming nesting na mga hen ngayon. Ayan. Ayan, kung makakita nyo po, para akala nyo, ano, para siyang black ostrilope. Shiny ang kanyang coat, ang kanyang feathers, and that means healthy. So, brooding siya. Ito naman, ito ang tawag sa amin ay cobra eh. Pero may halo siyang native. And, ewan ko kung naririnig nyo guys. May naririnig na ako na kite. Or chick. Hindi ko alam kung asan. Pero siguro nasa likod. Meron ng pisa. So, ayan. At dito din, meron. So, ayan. Meron tayong dalawa. Actually, tatlo yan. Hindi ko lang alam kung sino pa yung naglilimlim. So, dito within the coop, meron kaming, meron syempre, mulberry tree. So, tinutuka-tuka ng mga manok yan. Bunga, dahon. Syempre, ito may kakao. Ewan ko, sana mabuhay. Lumaki. Kalamansi. Mulberry again. So, yun. Itong una sa development namin, ang aim dito, ang vision dito, makapag-produce ng chicken meat and egg consumption. Nang malesen yung aming consumption sa egg, and syempre alam nyo naman, mahilig tayo sa sinampalukan. Pinoy po, Pinoy and Tinola. Ayan, actually ito yung katandem, no? May sampalok na po dito. Tara, naluto na. Okay, so after the, ito yan, siyempre, ito, meron pa. Sa mga nakakaalam, siyempre, malunggay. Comment guys below kung sinong mahilig dito. Alam niyo po ba ito? Yeah, masarap yan. So, sa labas naman ng coop, dito makikita natin yung aming, ay, meron tayong mga dogs, siyempre. Ayan. Meron kaming talong. May mga talong si nanay. Actually, tanim ito ng aking mother. Ayan. Wow! All natural po yan. Wala yang kahit anong pesticide, fertilizer, tanging taba lang na lupa. Ayan. Meron dito umusbong na, wala nyo kung ano yan, atis. And dito kayo magugulat. Actually, dito ako tuwan-tuwa guys. Kung makikita nyo, papayang hitik na hitik. Hindi na malalaglag si ano dyan, sa leron-leron sinta. Kasi, look at the height. Sandang ka lang. So, baka makuba pa. Hindi malalaglag sa sanga. Ayan. So, bukod doon, siyempre, sa chicken natin, meron kaming mga palaki. Ito mga palaki na to, they're siguro mga 1 month old na. Ay, mabuksan. Ayun sila. Hello! Nakita niyo mga cobra. Tapos sila mga balahibo sa balat. Ayan. Actually, malalaki na. Pwede na silang pawalan. Konti pa. Pwede na silang pawalan sa dito, merong mas malaki. Ayan. And makikita nyo rin andyan, merong
papakita ko mga pabo nung kumpare ko. Gusto magpumunot, pwede punutin. Gamutin kahoy, guys. So, yun. Ang backyard namin. Itong mga space na to, i-develop natin, guys. I'm open to suggestion. Samahan niyo ako sa journey para makita natin kung anong magiging itsura nitong backyard namin. And hopefully, magkaroon tayo ng siyempre, ang vision ko ay sustainability. So, salamat sa pagsama sa akin dito sa aming mini backyard. Pwede ko na siguro sabihin na farm. And sana samahan nyo ko na hanggang ma-reach natin yung goal natin. Na ano. And kindly comment down below. Please subscribe to my channel. And let us enjoy the things that we have. Magpasalamat tayo sa Diyos kung anong meron tayo at develop natin kung anong meron tayo. So, that's all. See you on the next vlog. Bye!